Paano pag nag-brown out bigla? Yun lang disadvantage ng diskless PC. Sa diskless server, baka pag naglalaro ng heavy games, ang server nagko-consume ng high performance. Apektado po ba ang magiging performance sa mga PC clients? Please subscribe niyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow niyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko. Yun. Oh yeah! What's up naman sa mga ka-reveal? John Gasol here. Ang may pinakamalakas na pwersa sa buong kalawakan. At yun na nga naman, mga ka-reveal. Paano pag nag-heavy games sa diskless server, nagko-consume din ba ng heavy performance yun? Or nagko-consume ba sa specs ng diskless server? At apektado ba mga PC client nun pag nag-heavy games sa diskless server? At paano pang nag-brown out ang pag-diskless setup? Yan ang mga pag-uusapan natin ng mga review. At pag may time pa, magbabasa pa ako ng ibang asset ka-reveal question nyo ng mga review. Okay, gawin natin yan agad-agad. Let's go! At yun ang ano mga review. Si ka-reveal, loko mo ko TV. Ka-reveal, sa diskless server, baka pag naglalaro ng heavy games, ang server nagko-consume ng high performance? Apektado po ba ang magiging performance sa mga PC clients? Yan, no, mga Arbil. Tapos, nag-reply din ako sa kanya. Tapos, maraming salamat po, Arbil. Baka po mag-additional na lang ako per hour. Okay, so pagka nag-heavy games yung server, nagko-consume ba ng high performance? Apektado po ba magiging performance sa mga PC clients? Okay, okay mga Arbil, pag yung display server, nag-heavy games, kumukonsume ba ng heavy performance? Okay. Pag heavy games, syempre, yung sa PC, syempre, kukonsume din siya ng heavy na kailangan niya, heavy task, di ba? Kasi heavy nga, heavy games. Okay, so, apektado ba yung mga PC client pag ganun? Okay, yung mga PC client, no, mga rebel, na-connect sa diskless server yan. Kung ano nangyayari sa diskless server, maapektuhan yung mga PC client kasi nakakonect yung mga PC client sa diskless server. Ibig ko sabihin, yung mga PC client, diyan kumukuha ng data. Okay, katulad sa Windows, application, games, lahat nandiyan kay diskless server. Okay, ngayon, yung diskless server, no, mga ka-reveal, nag-heavy games, di ba? So, kailangan niya ng heavy performance din. Siyempre, heavy games eh. Maglo-loading. Heavy games. Eh, pa nag-loading yung diskless server, yung mga PC client, lo-loading din sila. Kumbaga, parang ano eh, nagahang yung diskless server. Di man nagahang, naglo-loading, nahihirapan sa heavy games. Yung PC client, ayan na, maglalag na rin sila. Bakit? Kasi nakakonekta lang sila doon sa diskless server. Kung ano nangyayari sa diskless server, mangyayari din sa kanila o maapektuhan sila. Gaya ng yun na nga, nag-heavy games, naglo-loading yung heavy games. So, dito sila, yung mga PC client, patay. Maglo-loading din sila. Yung, kunyari, nag-game sila. Yun na, maglalag. Okay, maglalag sila, pero naglo-loading yun. Ang kakalaban sa PC client, parang naglalag siya. Kasi naglo-loading yung kinokonekta nila, no, mga ka-reveal. Tapos, makaka-reveal yung diskless server, kung ano pa mang mangyari dyan, eh, yun na nga, kunyari, blue screen. Yung diskless server, mag-blue screen na rin lahat ng PC client. Tapos, nag-loading PC client. Nag-log yung diskless server, mag-log PC client. Yan. Tapos, nahirapan yung diskless server. Ano bang paano nahirapan? Yun na nga, yung nag-hang. Heavy games eh. Nag-hang. Nag-error. Patay. Yung mga PC client mo, mag-error din, mag-hang din. Kasi nag-hang yung diskless server. Tumirik. Ganun ang mangyari ng mga Arbil. Arbil, dinala namin si Papa sa iScan Clinic, pinasit iscan namin. Kaya okay, tuloy na natin, no, mga Arbil. Yung pag nag-heavy game sa diskless server, no? Yun nga, gaya na sabi ko, kung ano't anumang mangyari dyan sa diskless server, mag-loading siya. Siyempre, pang nag-loading, parang maglalag siya, eh, no? So, ganun din yung mga PC client. Kasi nga nakakonekta sila sa diskless server. Kaya dapat yung diskless server, no, kadalasan dyan, nakatabi lang. Kung papansin ninyo yung mga malalaking computer shop, lalo na, no, kahit maliit na computer shop, yung diskless server nila, nakatabi lang sa isang cabinet. Nakaangat, tapos walang monitor, di ba? Tapos ginagalaw lang ng bantay or
ano man, yung nandun sa computer shop na yun, PC timer, no? Kasi, yung display server, ano eh, yun nga, lalo na pag nag-games ka dyan, tapos heavy games pa. So, kinakailangan niya ng, ano na, ng, syempre, heavy games, heavy performance, di ba? Eh, yung mga kumukonekta na PC client, kasama na yun sa pag-process ng display server, eh, di ba? Dami kumukonekta sa kanya, tapos sasabayan mo pa ng pag-heavy games mo mismo sa display server. Medyo mahirapan na yung display server, no? Pero na lang, kung talagang napakataas ng specs ng display server mo, no? Core i9, di ba? Tapos, may GPU, ATX 4090. Example lang yun, pero hindi naman advisable na ganun kataas yung display server. Bakit? Siyempre, mataas sa kuryente yun. Di ba? Nadalasan lang sa ginagawang display server, yung ano lang, basic lang. Ibig ko sabihin, hindi masyadong mataas, no? Kaya, pagka tinaasan mo yung specs ng display server dahil mag-heavy games ka, eh, hindi ka naman pwede maglaro ng 24 hours, di ba? Tsaka maapektuhan eh, no? Maapektuhan talaga yung mga nakonect sa display server. Kung ano't ano pa man mangyari, di ba? Pag nag-heavy games, yun nga, isa sa loading, pwede rin mag-error, no? Minsan, worse, blue screen, di ba? Hindi mo masabi eh. Okay? Pag nag-games ka, nag-blue screen yung PC, nako, yari. Pag nag-blue screen yung display server, di ba, nag-heavy games ka, nag-blue screen, nagkaroon error eh. Yung mga PC client na nakakonect, ganun din sila, blue screen sila. O kaya, bigla na lang mag-restart kasi nawala yung display server, eh, no? Nawala yung kinokonekta nila, eh, no? Kaya, pagka, ano, nangyaring ganun, yung customer, putik na yan, naglalaro ako, nag-restart. Wala na, madadala na, hindi na maglalaro sa'yo. Di ba? Kaya maganda talaga, no, sa display server. Hindi ginagalaw yung display server, no? Pero kami, yung display server namin, ginagalaw ko kasi kasama ng timer doon eh. Hindi ko nilalaroan, hindi ko nilalaroan games. Nag-ano lang ako, YouTube, Facebook, mga magagaan lang pwede. Basta marunong ka sa mag-disless, alam mo siya kung paano, kunyari, nasira, balik. Pwede mo siyang galawin. Pero kung hindi mo naman siya marunong kang mag-disless, hanggat maaari, huwag mong galawin. Tabi mo na lang yung disless server na PC, kuha ka na lang sa PC, timer, doon ka mag-YouTube, pampalipas oras, Facebook, no? Kasi, pagka sa disless server, nag-YouTube, Facebook ka, hindi masyadong marunong yung nagaganon, pwedeng ma-virus sa yung disless server. Nako po, pag na-virus sa disless server, ang laking, ano nun, trabaho, no? Diba? Kasi syempre, uulitin mo, no? Lahat. Pero yung image, di ka nagagawa kasi may image ka na. Okay, so, pag nag-heavy games ba sa display server, maapektuhan ba, kailangan ba ng heavy performance sa display server? Yes, kasi heavy. Heavy games, siyempre, kailangan ng heavy performance, kinakain niya sa PC or sa display server. Ngayon naman, pag nag-heavy games sa display server, maapektuhan ba yung mga PC client? Yes, no. Kasi yung mga PC client, yan na connect yan sa display server. Ano't ano pa man mangyari habang nag-heavy games ka, siyempre pa nag-heavy games ka, mabigat, nahihirapan yung display server na mag-process, ano-ano, siyempre sumasama pa yung mga PC client, kumukuha-kuha sila dyan ng games, ng application, di ba? Babagal yung display server mo, yung pagbigay sa mga PC client, nandyan na yung maglalag yung PC client, bumabagal, nagahang, kasi nga yung display server sobrang busy. Heavy games eh. Kaya, hanggat maaari, huwag kang mag-heavy games sa display server, no? Kung gusto mo talagang mag-games, kuha ka na lang ng isang PC, separate mo. Yung PC timer, yan, pwede ka dyan, mag-heavy games. PC timer naman, timer lang, hindi masyado. Time lang yung umaano rin, no? Yun. At pagka yung display server, ano yan, hindi talaga advisable na nilalaruan yung display server, no? Kadalasan dyan, nakatabi lang, tapos bihirang galawin, siguro, gagalawin mo lang yung display server pag magpa-patch ng online games sa display server, ganun lang. Okay? Tapos, yung kung maapektuhan yung mga PC client yan, nasabi ko na, no?
kung ano anong pa mangyayari sa Disney server, lalo na pag may ginagawa kang napakabigat heavy games, yun ang mangyayari rin sa PC client. Kaya huwag mo nang laruan ng games yung Disney server, lalo na heavy games. Huwag mo nang laruan kasi ano eh, di ba? Pagka nag-heavy games kasi Disney server, andyan yung maglo-loading siya, loading eh. So, yung mga PC client, yung kinokonektahan nila, loading, loading din sila. So, paano sila mag-loading? Andyan yung maglalag sila, mag-hang, mag-ano, i-stop, robot. Kanyari, yung nagko-crossfire, ganun. Kasi yung kinokonektahan, ano eh, busy eh, no? Yun. Tapos, worse, yung naglalaro sa iyo madadala, ibig sabihin eh, naglalag diyan, ayoko diyan maglaro, wala na dahil nag heavy games ka sa Disney server. Kaya hindi advisable na mag game sa Disney server, lalo na heavy games ka lang. Okay, yeah. At yun na nga ng mga bill dito na cellphone, magpapasa ng mga bill. Si Garibila, ito la Delabs Paps Jomel, paano pag nag brown out bigla? Yun lang disadvantage ng diskless PC. Yung iba kasi nakikita ko traditional setup pa. Yan, okay. So, paano pagka nag-brownout diskless PC, no? Yun daw yung disadvantage. Okay. Ang diskless setup, no, mga kabibig, pang biglang nag-brownout, na wala ng kuryente, yung diskless server dapat, at least, may UPS. Ayan, may UPS diskless server na. Bakit? Kasi, di ba pag nag-brownout, ang isang PC, di ba namamatay, hindi na ba proper shutdown. Pwedeng masira dyan yung hard disk drive, no? Or, hindi masira hard disk drive, makorap yung OS. Or kung ano pang, application. Di ba? Yun. So, sa diskless server, ang pinaka dapat protektahan mo dyan, diskless server. Kailangan magkaroon ka ng UPS. Pag may UPS yung diskless server, biglang nag-brown out, na wala ng kuryente, may power pa yung diskless server. I mean, kasi UPS may battery. Pwede mo ma-proper shutdown yung diskless server kahit 5 minutes. Di ba? So, ma-proper shutdown mo siya, hindi masisira yung diskless server yung storage niya. Ngayon naman sa PC client ng mga ng diskless setup o mga diskless PC, pag nag-brown out, biglang mamatay kuryente, no? Okay lang. Walang masisira. Kasi, wala naman storage eh. Ang diskless PC kasi, di ba, diskless. Walang disk or storage. Storageless na yan. Pag kasi hindi na pa-proper shutdown ng isang PC, ang isang nasisira dyan, kauna-unahan, hard disk drive. Eh dahil diskless na siya, wala na siyang hard disk drive, wala na masisira. Mamamatay siya, okay lang. 'Di ba? Hindi katulad sa traditional, 'di ba may mga hard disk yan, isa-isa PC client. Pag bigla nag-brown out, pwedeng masira 'yung hard disk drive or makorap 'yung OS Windows or kung anumang files or application. Kasi hindi nga na-proper shutdown, 'di ba? Pagka hindi na proper shutdown ng isang PC, pwedeng masira hard disk drive o kaya nakorap 'yung OS Windows. Reset up mo na naman yun or install ng OS Windows or minsan yung application nasisira, ganun, kasi hindi na proper shutdown. Kailangan ng proper shutdown. Di tulad sa diskless PC, kahit mawala ng kuryente o mag-brown out, wala makukurap kasi yung mga laman nitong diskless PC nandun sa diskless server, image siya, no? Masisira lang yan yung mga OS Windows ng PC client at application. Pag sinuper mo image, pag ine-edit mo, doon lang masira yan. Pero pag hindi naka-super or hindi mo ine-edit yung image, kahit dito, ginagamit mo yung image na OS Windows, biglang nag-brown out, wala makukurap. Kasi nga, wala namang, yung ginagamit nito, image lang nandun sa diskless server. At walang masisirang disk or storage kasi nga wala nang hard disk drive. Okay?
So, pwede lang masira yung mga files nito sa Disle server. Pag kunwari, yun nga, walang UPS yung Disle server, bigla lang brownout o nawala ng kuryente, pwedeng masira yung OS Windows ng Disle server or yung application, makurap, mga ano, hindi kasi yung proper shutdown, or mismong hard disk drive or storage. Kanyari, nandun yung image, nasira yung ano, storage. Ay, wala na, dami yung image mo. Uulit ka. O kaya yung storage, nasira, hard disk drive. Andun yung OS, andun yung diskless software mo, application. O, sisira yung mga application kasi nasira yung hard disk drive. Okay, kaya pagka nag-brownout, diskless PC, hindi disadvantage yun. Advantage pa nga eh, kasi walang ano eh, walang mga naka-diskless na ang mga PC. Wala nang hard disk. Advantage pa nga yun. No? Hindi katulad sa traditional. Pag bigla nag-brownout, yung mga naka-traditional na PC, pwedeng masira yung mga hard disk drive nila at makurap yung OS Windows at kung ano mga application. No? Yun, mas disadvantage yun sa naka-traditional, mga kapatid. Okay? Ang disadvantage lang sa diskless server pag nag-brownout, pag hindi naka-UPS yung diskless server, okay? Yan lang naman ang paprotektahan mo eh pag nag-brownout yung diskless server kasi siya lang naman yung may storage or hard disk. Yung ibang disk client, walang hard disk kaya kahit mamatay ng bigla yan, walang makukurap dyan, wala rin masira na hard disk na. Okay, so yun, Karibil. Yung iba, naka-traditional PC, mas ano nga sila eh, mas delikado sila pang nag-brownout. Kasi mas may mga hard disk yung PC client nila. Kaya mas disadvantage sa kanila yun. Hindi katulad sa naka-diskless setup, diskless server lang ang poprotektahan mo pang nag-brownout. Okay, kailangan mo ng UPS lang. Pag may UPS na diskless server, oh, ayos na. Kasi mapaproper shutdown mo yung PC. Okay? Kasi ang PC, kailangan dyan mapaproper shutdown para hindi makakorap yung OS, masira yung hard disk drive. Okay? So, pag di mo kasi na proper shutdown yan, like biglang nag-brownout o nawala ng kuryente, ayun, pwedeng masira yung makorap yung OS Windows or masira yung storage o hard disk. Okay? Yan. Ay mga Arbil, yung muna aking sasagutin ng mga Arbil. Recap muna tayo, no? Arbil, sa Disney server ba kapag naglalaro ng heavy games, games ang server, nagkukonsume ba ng high performance? Yes, no? Kasi heavy games ang ginagawa mo sa Disney server, siyempre high performance din yung ikukonsume niya, no? Okay, sa PC, mataas na games yung ginagawa mo. Mataas din na performance ang kailangan niya kasi nga mataas na games. Or sa'yo naman, sabi mo heavy games, heavy performance din ang kinukonsume niya. Tapos, apektado po ba magiging performance mga PC clients? Thank you po. Sana masagot. Okay. Pag nag-heavy games kayo sa display server, or kung ano man ginagawa nyo, lalo na pag nag-heavy games kayo, maapektuhan talaga yung mga PC client sa display setup kasi lahat ng PC client, dyan nakakonekta sa diskless server. Kaya pag nag-heavy games kayo, alam nyo na, medyo nahihirapan yung PC, diskless server, nag-loading siya. So, magiging loading din yung PC client nyo. So, pag nag-loading, medyo naglalag na yun. Tapos, kung ano pa mamangyari sa diskless server, kanyari, yung games nyo, biglang nag-error, restart PC, restart diskless server, mag-restart din lahat ng PC client nyo. Tapos, yung nag-games kayo, nag-heavy games kayo, nag-blue screen. Hindi nyo masabi. Minsan, ganun eh. Yung heavy games, nag-blue screen. Blue screen din lahat ng PC client nyo. Kaya kung ano pa mang mangyari sa display server, maapektuhan lahat ng PC client kasi lahat ng PC client na connect sa display server. Kaya mas maganda or advisable sa display server, hindi ginagalaw, lalo na hindi nag-games dyan. Lalo na heavy games, no? Hanggat maaari, kung marunong naman kayo mag-display setup, YouTube, Facebook, lang ginagawa dyan. Kung mag-heavy games kayo, eh, hindi advisable, no? Last thing nyo na yan, kasi yun nga, ano tanong pa mangyari dyan sa display server, maapekto yung mga PC client nyo pagka nagkaroon kayo ng kunyari, blue screen, restart display server, nangyari sa PC client nyo, may mga customer kayo dyan, madadala. Hindi na maglalaro sa inyo. Okay? Kuha na lang kayo na separate PC, like PC timer, doon kayo mag-games.
di ba? Kahit 24 hours pa kayo. Kasi hindi naman ma-apektuhan yung mga PC client. Kasi mga PC client, nakakonekta lang sa display server. Nakonekta sila ho sa PC timer, pero hindi ganun ka ma-apektuhan sila kung ano't ano pa man sa PC timer, no? Mga kabin. Yan. Tapos, pag nag-brown out yung PC client, disadvantage ba yun? Okay. Mas advantage niya, no? Pag nag... hindi naman advantage. Kumbaga, mas less masira pag naka-disless PC pag nag-brown out, no? Bakit? Kasi pag nagba-brown out, bigla nawawala ng kuryente yung PC, pwedeng masira dyan storage or makorap yung OS Windows or iba pang application. Eh, yung mga PC client, disless na yan. So, pag nawala ng kuryente, eh, walang masisira kasi wala namang storage yan at yung mga application niya nasa disless server, no? Mas ano pa, mas masisira pa yung mga traditional PC pag nag-brown out, no? Kasi may mga storage yung traditional PC or may mga hard disk drive or pwede pang makorap yung OS Windows. Mas mahirap pag traditional PC, no? Kaya mas okay or mas okay pag disless ka pag nag-brown out, no? Kasi ang isang PC kailangan natin ma-proper shutdown yan para hindi masira. Sa disless setup, disless server lang ang dapat i-proper shutdown. Dito sa mga PC client, kahit hindi mo na i-proper shutdown yan, pero hanggat maaari, pwede mo rin yung i-proper shutdown yan. Eh. Pero kung biglang nag-brown out, di naman natin masabi yun. Wala pa rin masisira kasi kadalasan sa pag nawawala ng kuryente ang PC, ang nasisira hard disk drive at nakukarap yung Windows or OS Windows or iba pang application. Kasi sa disless PC na ma-reveal yung mga ganyan nila ay nasa disless server na ano. Kaya mas advantage ang disless PC pag nag-brown out o nawala ng kuryente. Ang pro-protectan mo na sa disless setup yung server, no? Kailangan talaga may UPS yan. Nako, pag walang UPS yan, nag-brown out, pwedeng masira yung mga storage mo dyan. Tatlo storage dyan. Pwede rin makurap yung OS Windows or mga naka-install dyan sa display server mo. Nako, ulitin mo yan. Kaya kailangan may UPS. Yun lang ang paprotektan mo. Hindi tulad sa traditional PC, lahat naka-storage. Kaya lahat kailangan. Hindi at maaari, wag mag-brown out. No? Bira lang naman mag-brown out. Eh, no? Pero kung pag-uusapan sa brown out, mas less na masira yung disless setup kaysa sa traditional mga kabil. Okay, simulan na akin sa sagutin ng mga kabil. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, please subscribe, click ng bell button, kameme. Ha! Raygun, para updated kayo pang may bago plantaan video ko sa muli mga kabil. God bless you at mo sulit. Bye! Oh yeah! Pao ng headset!